Magandang gabi po. And halos isang linggo na po nung naalala ko na ulit tayo na nalangin at pinalangin natin yung mga kababayan natin sa Pilipinas. Unti-unti po nakaka-recover po sila at sa pamagitan po ng tulong ng maraming tao na buhay na naman yung bayanihan spirit, nagpapasalamat po ako ng lubos sa lahat ng tumulong sa amin sa pagpapadala ng konting tulong to sa ating mga kababayan, lalo-lalo doon sa hardly hit na areas kaya ng San Mateo at saka ng Mantalban. Salamat po sa mga Pilipino dito sa Amerika, sa Los Angeles particularly, yung mga Nazarene people, yung mga ibang churches na tumulong sa amin. Maraming pong salamat. At doon din sa mga partners natin sa Pilipinas na naging ating arms, hands, feet. No? Sila yung talagang lumusong sa putik ano? At nagluto, namigay at talagang pambihira yung ginawa nilang trabaho. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po kung sino kayo at Diyos ang magpapahala sa inyo. At gayon din po na in-encourage ko po kayo na buhayin natin ang bayanihan spirit. Ito po ay yung magandang pagkakataon para iparamdam sa mga kapatid natin na hindi po Diyos ang dahilan kung ba't sila naghihirap. Diyos po ang magiging dahilan paano po sila makakaahon sa paghihirap. At Diyos din ang magiging dahilan para magpo-provide sa kanila at hihipo ng mga tao para tumulong at maging pagpapala sa kanila. Anyway, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Remind ko po kayo na huwag niyo pong kalimutan sa panalangin ang mga kababayan natin na hanggang ngayon po ay nahihirapan dahil doon sa nakaraang bagyo. So, welcome po sa LA First Filipino Church of the Nazarene. Wednesday na naman po. Nako, masayang-masaya na naman tayo dahil tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. So, 52 Wednesdays po ito. Tayo po ay nasa panglabing dalawa na yata. So, ito po ang ating Journey of a Lifetime, ang ating Walk Through the Bible series. Nagsimula po tayo sa Pentateuch and then nasa historical books na po tayo. Tapos na tayo sa Joshua, sa Judges, sa Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, and syempre, 1 Kings last week. So, ngayon po tatalakayin natin yung 2 Kings at saka isasummarize natin yung dalawang Chronicles, yung 1 and 2 Chronicles. So lesson 12, welcome po sa books of 2 Kings, 1 and 2 Chronicles. Ano ba yung outline, no? Ano ba yung pag-uusapan natin dito sa 1 and 2 Chronicles? I'm sorry, sa 2 Kings, no? 2 Kings muna, simulan natin. Ano ba yung pag-uusapan natin dito? Alam nyo, yung 2 Kings na yan, yung Book of 2 Kings, no? Pinangalanan yan na, kumbaga yung 1 and 2 Kings, pinalanganan yan ng Book of Kings, no? Kasi yung content niyan, tungkol sa mga hari, no? Kumbaga parang chess game to. Kumbaga parang Game of Thrones, parang ganun. No, nagsimula yan sa reign ni Solomon, no? At saka siyempre sa mga succeeding kings ng Israel at saka Judah kasi nag-split nga. Alam niyo, these books covered a period of some 400 years and tell us of the growth and decay of the kingdom. So ito ay mababasa natin dito yung kagandahan, yung mga golden years at yung kabulukan din ng kingdom. We have already studied the book of 1 Kings which records the kingdom being divided and weakened. No, dito naman sa 2 Kings, we will see both Israel and Judah led into captivity. What? Ayan na. Nagsimula na. Lahat ng mga tinuran na sinasabing consequences ng kasalanan ni David, ni Solomon, ng mga sinauna nilang ninuno, lalabas na yung consequence dito sa book of 2 Kings. Ano-ano ba yung matututunan natin dito? Outline. Sa outline ay tatlong parte. No? Una, the ministry of Elijah and Elisha, chapters 1 to 8. Second, from Jehu to Israel's fall, chapters 9 to 17. And third part, Judah to its fall, chapters 18 to 25. Ayan, simulan natin. Alam nyo, sa ministry of Elijah and Elisha. Ayan. So, si Elisha po, lalaki po yan. Hindi po yan babae. Okay. So, during the sinful times of Israel's history, God raised up men to proclaim His message. Now, these men were called, anong tawag sa kanila? Propeta. Prophets. No? Si Elijah,
No, Elijah has trained Elisha to be his successor as a prophet. So, disciple pala ni Elijah si Elisha. Okay, the account of Elijah's final meeting with Elisha is found in 2 Kings chapter 2. The two prophets are standing on the bank of the Jordan River. A group of young men designated as prophets are in the background. All at once, Elijah takes off his cloak, rolls up, and with it strikes the water in the river. Ano nangyari? Tingnan natin sa 2 Kings chapter 2 verses 8 to 11. Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water, which parted to the right and left. Then the two of them crossed over on dry ground. When they had crossed over, Elijah said to Elisha, "Tell me what I can do for you before I am taken from you." So Elisha answered, "Please let me inherit 2 shares of your spirit." Wow! Ang bigat naman yung kanyang hiling, ano? So Elisha answered, "Please let me inherit 2 shares of your spirit." Elijah replied, "You have asked for something difficult. If you see me being taken from you, you will have it. If not, you won't." As they continued walking and talking, a chariot of fire with horses of fire suddenly appeared and separated the two of them. Then Elijah went up into heaven in the whirlwind. Ang tanong, ano ba hiningi ni Elijah kay Elijah? Ay simple lang. Sabi ito, "Please let me inherit 2 shares of your spirit." Ibig sabihin, kung anointed itong si Elijah, ang gusto ni Elijah, 2 parts, no? Ibig sabihin, double portion ng anointing. Wow! At hindi lang yun, no? After the crossing, no, sa river, Elijah asked Elisha what he can do for him before he is taken away. Elisha asked for a double portion of Elijah's spirit so he can effectively carry on the older prophet's work. Then suddenly, as they walk and talk together, anong nangyari? No, this is the last part. As they continued walking, talking, a chariot of fire with horses of fire suddenly appeared and separated the two of them. Then Elijah went up into heaven in the whirlwind. Ang ganyan, hindi ko tuma-imagine paano nangyari dito. Diba? Something na parang, wow, napaka-incredible. No? At something na sarap siguro makita, no? Ng personal, itong pangyayari na to. Ayan. So, Elijah's ministry last 50 years, no? 50 years din nag-minister si Elijah. He has a great influence upon the kings of his day, and although he does not approve of what they do, he is continually coming to the rescue. So, probably, no? Siguro, the most famous na siguro of Elijah's episode sa buhay niya ay yung gumaling si Naaman doon sa kanyang leprosy. So, basahin niyo yun. Magandang storya din yan. Yan, sa second part ng 2 Kings, yung from Jehu to Israel's fall, chapters 9 to 17. Ano naman nangyari? The conflict between the God-fearing people of Israel and the dynasty of Ahab has been smoldering since the confrontation on Mount Carmel. The current king of Israel is Joram, Ahab's grandson. While King Joram is recuperating from the wound received on the battlefield, what does Elisha instruct one of his prophets to do? Ano kaya? Ano kaya instruction ni Elisha sa kanyang prophets? Sige natin, 2 Kings 9, 1-3. Jehu anointed as Israel's king. The prophet Elisha called one of the sons of the prophets and said, Tuck your mantle under your belt. Take this flask of oil with you and go to Ramoth Gilead. When you get there, look for Jehu, son of Jehoshaphat, son of Nimshi. Go in, get him away from his colleagues, and take him to an inner room. Then take the flask of oil, pour it on his head, and say, "This is what the Lord says. I anoint you king over Israel. Open the door
Landscape, Don't Wait. Wow. Napaka-dramatic naman ito. Ano? At saka, ano, parang ang sarap panoorin sa movie. Immediately after being anointed king, no, si Jehu sets out for Jezreel, where Joram is recuperating. There, he kills Joram. What? And orders the body to be cast out on the very ground Joram's grandfather, Ahab, had stolen from Naboth. Jehu destroys all of Ahab's descendants, since a descendant might make a legal claim to the throne. Mm-hmm. His next move is to eliminate Jezebel, Ahab's wife, who has led the worship of Baal in Israel. Hmm, paano ba napatay itong si Jezebel? Sabi nga nila eh, kapag daw may spirit of Jezebel eh, delikado. Kasi nililid yung Israel sa pag-worship kay Baal. Hmm, tingnan natin, Jehu kills Jezebel. 2 Kings 9:30-37. When Jehu came to Jezreel, Jezebel heard about it, so she painted her eyes, fixed her hair, and looked down from the window. As Jehu entered the city gate, she said, "Do you come in peace, Zimri, killer of your master?" He looked up toward the window and said, "Who is on my side?" "Who?" Two or three eunuchs looked down at him, and he said, "Throw her down." So they threw her down, and some of her blood splattered on the wall and on the horses, and Jehu rode over her. What? Mas matindi pa ata to sa Game of Thrones. Then he went in and ate and drunk and said, "Take care of this cursed woman and bury her, since she's a king's daughter." But when they went out to bury her, they did not find anything but the skull, the feet, and the hands. So they went back and told him, and he said, "This fulfills the Lord's word that he spoke through his servant Elijah the Tishbite. In the plot of land at Jezreel, the dogs will eat Jezebel's flesh. Jezebel's corpse will be like manure on the surface of the ground in the plot of land at Jezreel, so that no one will be able to say, 'This is Jezebel.'" What? Ay, grabe. Basahin nyo pa at talaga namang kahindig-hindig. Ayan. Kung ikaw ay may asawa na napakabait at na napakapagmahal at nililid ang kanilang pamilya, ang inyong pamilya, no, sa Panginoon, ay ikaw ay pinagpala. No, mahirap yung merong ano, Jezebel spirit. No? So, yun ang iwasan natin. Matuto tayo doon. Ano na nangyari? Anong sumunod? Jehu reigns for 28 years. His great-grandson, Jeroboam II, is the last able leader before Israel falls. During Jeroboam II's reign, okay, much of the territory lost after Solomon's death is regained, and both Israel and Judah reached the final apex of their history. Wow, na-regain daw yung mga nawala sa time ni Solomon. At this time, Uzziah is king of Judah. Both nations enjoy a prosperity no person living at this time has ever experienced. Yun naman. May maganda naman palang nangyari. Within 12 years after Jeroboam II's death, Israel has 5 kings, 3 of whom gained the throne by violence. The rest of Israel's history is chaos. Matatagpuan yan sa chapter 15 to 16. Hosea is Israel's last king. He reigns 9 years, no, and refuses to pay tribute to Assyria. This paying of tribute had started during the reign of Menahem, Hosea's predecessor. Hosea turns to Egypt for aid at a time when Egypt is in no position to help. So, ayan na yung Assyrian Empire at medyo kumakatok na sa pinto ng Israel. Ito naman si Hosea, tumakbo sa Egypt na during those time, alam naman natin, no, ng panahon pa ng ni Abraham, panahon pa ni, lalo ng panahon ni Isaac, ni Jacob,
at ni Joseph, ang Israel, ang Egypt ay parang US, napaka-powerful, no? Pero hindi siya, wala sa posisyon ng Egypt noon para ipagtanggol sila sa ano, Assyrian Empire, no? Since this time, the northern kingdom of Israel has been known as the second lost tribes of Israel. Nako. They intermarry and thus become the half-breeds called Samaritans na matatagpuan sa New Testament. Ayan. So ulitin ko lang. Ito mga panahon na to, yung Northern Kingdom of Israel, 10 tribes yun nandun, eh tinawag na na lost tribes. Kaya tatandaan natin, di ba? Ano ang sa north, ano ang capital? Samaria. Okay? Sa south, ano ang capital ng Judah? Jerusalem. Diba? So, dito, makipag-intermarry na sila, kaya tinawag silang mga Samaritans, yung mga half-breeds na mga Hudyo. Okay? So, ang tanong, why does God allow this to happen to Israel? Tingnan natin sa 17, no? 17:7-9. Tingnan natin. Why Israel fell? Okay? This disaster happened because the people of Israel sinned against the Lord, their God, who had brought them out of the land of Egypt from the power of Pharaoh, king of Egypt, and because they worshipped other gods. They lived according to the customs of the nations that the Lord had disposed before the Israelites and according to what the kings of Israel did. The Israelites secretly did things against the Lord, their God, that were not right. They built high places in all their towns, from watchtower to fortified city. They set up for themselves sacred pillars and Asherah poles on every high hill and under every green tree. They burned incense there on all the high places, just like the nations that the Lord had driven out before them had done, so on and so forth. So verse 18, it says, therefore the Lord was very angry with Israel, and he removed them from his presence. Only the tribe of Judah remained. Mm-hmm. So, unang na-capture ang Israel, okay, ng Assyrian Empire. At naging half-breed sila, at yung Samaritans, yun yung dinidespise nila nung sa New Testament na matatagpuan nyo. Naalala nyo yung The Samaritan Woman dun sa well, no? At saka yung story ng The Good Samaritan na tumulong doon sa nanakawan at nabugbog. Anyway, punta naman tayo sa ano. Ayun na nga, pinag-usapan natin yung fall of Israel. Punta naman tayo sa third part, Judah to its fall. Ano nangyari? So naunang tumumba yung Israel. Okay, linawin ko lang. Ano? Yung Israel nahati sa dalawa. Israel sa north, consisting ng 10 tribes. Doon sa south, yung tribe ni Judah at saka yung ilang tribe na kapatid niya. Okay, ano nangyari? Tumumba na yung Israel, pero yung Judah nakatayo pa. Pero ano nangyari sa chapters 18 to 25? Eh, tumumba rin yung Judah. Ay nako. Judah, the southern kingdom, survives for more than a century after the fall of northern kingdom. But most of the time, they paid tribute to Assyria. In the final years, Judah has only two good kings, Hezekiah and Josiah. Mm-hmm. Kung may kilala kayong mga bata, ang pangalan Hezekiah or Josiah, ayan, malalaman niyo na kung bakit sila pinangalanan ng kanilang mga anak ng Hezekiah and Josiah. King Hezekiah seeks to restore Judah both religiously and politically. Mm. The prophet Isaiah is also active in the religious reform. To strengthen Jerusalem, no? Hezekiah tunnels through solid rock to bring water inside the city walls. After Assyria conquers Phoenicia and Egypt, they turn to Judah and conquer 46 cities. They try to take Jerusalem, but Hezekiah holds out and will not surrender the city. Hmm. Galing, ano? Paano kaya nag-intervene si Lord doon? Sabi dito, 2 Kings 19:32-36, therefore, this is what the Lord says about the king of Assyria. He will not enter this city. Shoot an arrow here. Come before it with a shield, or build up a siege ramp against it. He will go back the way he came, and he will not enter this city.
This is the Lord's declaration. I will defend this city and rescue it for my sake and for the sake of my servant David. Wow, astig, nabanggit na naman si David. Ibig sabihin talaga yung favor ni David, no, nandun pa rin talaga. At pag-usapan naman natin, no, so hindi sila nakuha. Hindi sila na, kahit 46 cities na yung nakuha ng Assyria, pero sila nandun pa rin sa pangunan ni Hezekiah. Ang tanong, sino ang the last good king of Judah? Mm-hmm. Si Josiah. Ay, ang cute-cute ni Josiah. Ang tanong, how old is he when he begins to reign? Ilang taon kaya siya? Tingnan natin. 2 Kings 22:1. Judah's King Josiah. Josiah was 8 years old. Wow, when he became king. And he reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name was Hedida, the daughter of Adaya. She was from Bozkat. Okay, nako. Ano na mangyari dito kay King Josiah? Tingnan natin. Josiah is without question the finest of Judah's kings. He carries out through thorough religious reform. During the repair of the temple, a book of the law is found and the public reading of it brings renewal to Judah. Yun. Kumbaga, nirenew niya ang Israel. During this revival, anong important feast, no, na kumbaga nireinstate ni Josiah. Tingnan natin. 2 Kings 21-23, Passover observed. The king commanded all the people, so Josiah to, observe the Passover of the Lord your God as written in the book of covenant. No such Passover had ever been observed from the time of the judges who judged Israel through the entire time the kings of Israel and Judah. But in the 18th year of King Josiah, the Lord's Passover was observed in Jerusalem. Ayan, hanggang ngayon, may Passover pa rin, di ba? So, bumalik sa time ni Josiah. Ayan, sana, no? Meron tayong puso kagaya ni Josiah. Ngayon, the Assyrian capital, yung Nineveh, kung saan pinadala sino? Si Jonah. Naalala niyo yun. Eh, yun, sumuko sa Babylonia. So, after ng Assyrian Empire, dumating na yung Babylonian Empire. Egypt goes north to aid what is left of Assyria. King Josiah resists their march through Israelite territory and is killed at the Battle of Megiddo. Oh, namatay ang ating bida nun sa Battle of Megiddo. Ito kaya yung land kung saan magkakaroon ng Armageddon. Alamin natin yan in the future. Alam niya, Judah becomes sandwiched between two superpowers, Egypt and Babylonia. They begin to rely on both nations as it is beneficial to them. And seldom seek Jehovah's guidance. Ngayon, ano nangyari? Tingnan natin. Finally, Nebuchadnezzar invades Judah in 606 BC. After Judah makes several attempts for independence, Babylon completely destroys Judah. Mm-hmm. So, bagsak na yung Israel, eto na, bumagsak na ang Judah. The important leaders are killed and the rest of the people are exiled except for the very poor who are left in Judah to tend the crops. The temple is burned and all its furnishings taken away to Babylon. Actually, na foretold na mangyayari to, no, yung mga leaders, no, kumbaga nagkaroon ng brain drain para hindi sila makapag-create ng bansa ulit. Kinuha yung matatalino, dinala doon sa empire nila, tapos iniwan yung kumbaga mahihirap at saka hindi ganoon kalalakas at sila yung ginawang mga nagtend ng crops, no. Sinunog yung temple nila, naku, grabe. At saka pinagkukuha yung lahat ng mga furnishings nila. There is a vast difference in the results of the fall of the Southern Kingdom and the fall of the North Kingdom, as we shall see in the books of parating na si Ezra at si Nehemiah. Ayan. Ay,
tapos na ang ating Second Kings. Ano na ba? Ano ba itong Chronicles? No? First and Second Chronicles. Actually, in the Hebrew Bible, the books of Chronicles are called the affairs, no, of the days. Ayan. Anong ibig sabihin? No? Ang ibig sabihin, they are a chronicle. Ang ibig sabihin ng chronicle ay, ano, baga, it arranges in order the events from the time of Adam hanggang sa time ni Nehemiah, giving us the main genealogies of Israel and the main events of the southern kingdom Judah hanggang sa time ng Babylonian captivity. No, these books are filled with genealogies, no, because their goal is to preserve racial purity, kaya nga galit sila sa mga Samaritans, eh. The priesthood, yung mga Levites, at yung worship nila. The books deal almost exclusively with Judah and its capital city, Jerusalem, because that is the kingdom and the city where the temple was built. Mm-hmm. Wala sa ano, nasa south, wala sa north. Okay. Since the books of Chronicles deal with the same material covered in the book of Samuel and Kings, eh, hindi na natin bibigyan ng masyadong attention na in-depth kasi nga halos hawig din naman. Okay, so yun po sa gabi na to na ang ating mga kumbaga fast cut ng Second Kings at saka ng First and Second Chronicles. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoong Ama, sa mga bagay-bagay na natutunan namin dito sa aming pag-aaral patungkol sa Book of Second Kings at saka sa Book of First and Second Chronicles. Salamat po na tinuturuan nyo kami maging kagaya ni Josiah, ni Hezekiah, na palagi pong mag-focus lamang sa inyo at ang success ay nasa kamay namin. Panginoon, maraming salamat at tinuturuan nyo kami na huwag gayahin si Jezebel at ang kanyang spirito na kung saan ay mag-lead ng pag-worship bukod sa inyo ng Diyos-Diyosan, Panginoon. Kayo po ang natatanging Diyos na makapangyarihan at kami po'y nananawagan sa inyo, Panginoon, at humihiling na tulungan niyo po ang aming mga kababayan sa Pilipinas sa silalantaan ng bagyo. Dalangin namin, Panginoon, na pawiin niyo ang lungkot sa kanilang puso, mag-provide po kayo na kanilang pangailangan. Pagpalaan niyo ang aming bayan, Panginoon, dalangin namin din na mawala na po ang COVID-19 sa buong mundo, Panginoon. Manumbalik ang sigla, ang ekonomiya, ang kapayapaan sa buong mundo, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang tuloy na maghari, Panginoon. Kayo rin ang tunay din na maghari, Panginoon. At gamitin niyo po kami para po marami pa pong makakilala po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat po ng pagmamahal niyo. Maraming salamat po sa lahat ng pag-aaruga ninyo at pagliligtas sa amin at patuloy po na pagpuprotekta sa amin sa COVID-19, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot-saring dalangin sa ngalan po ng Panginoong Yesus. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. At patuloy po kaming nananalangin na kayo po sana ay laging ligtas. Nagsusurge po ulit, no? Lalo na dito sa California, sa LA. Ang COVID-19, mag-ingat po kayo. Pinapaalalanan po namin kayo sa darating na linggo. Una, wala muna po tayo mga Saturday meetings, mga Bible studies. Lahat po lahat siya naka-hold. Ang aming priority po ay lahat po ng ating members ay safe. Pagdating po na linggo, ang pwede lamang pumunta ay ang aming mga workers para po makapaghatid ng service or worship service sa pamamagitan ng Facebook at YouTube. So mag-iingat po kayo palagi at dalangin ko na kayo po ay protektahan na talaga lagi ng Panginoon. Maraming salamat po. Magandang gabi po. God bless you. Bye.